Dating kasambahay noon, may-ari na ng eskwelahan ngayon sa Canada. Halina't kilalanin natin siya. So tubong Ilocos ako, doon ako lumaki. I had my foundation of education mismo sa Mariano Marcos State University, as a matter of fact, in Ilocos Norte. Mula sa Pilipinas, lumipad papuntang Hong Kong si Abby Villanueva para magtrabaho bago tuluyang mag-migrate sa Canada at magsimula muli bilang isang nanny. He hired me, pero ang purpose niya talaga is to make sure na magbibigyan niya ako ng leverage to improve my life in Canada. So nag-nanny ako ng 2 years. After that, sinuportahan nila ako to get my open work permit. And then after my permanent residency, nag-start na ako for not-for-profit organization. Hindi daw niya malimutan ang hirap na dinanas niya sa lamig na likas sa Canada. Walking on the snow, knee-high snow, talagang bumabaon yung paho. Na naka-sneakers lang ako because I don't have boots. Doon talaga ako talagang napaluhod and umiyak na sabi ko, why did I moved here? Noong isang taon, sa tulong ng dalawa pang kaibigan, naitayo na nila ang sariling eskwelahan sa Alberta. I started with one student and one staff, and that staff is me. Currently, we are close to 900 students right now for the period of 12 months. We have 6 licensed courses right now and we're waiting for 10 more to come. Kasi yung licensing talaga, it takes between 6 months to 1 year. Ngayong taon naman, isa na rin sila sa designated learning institution ng RICC. Ibig sabihin, maaari na silang tumanggap ng mga international students. Pero dahil ito ay isang private school, hindi maaaring mabigyan ng postgraduate work permit o PGWP ang mga international students na magtatapos sa kanilang eskwelahan. If an international student enrolls sa AJA Academy, tatanggapin namin, ipaprocess namin based on academic qualifications and then mag-release kami ng LOA. After the release of LOA, we personally transfer the application to our immigration consultant or to our immigration lawyer based dun sa choice or preference ng ating applicant kung sinong gusto nilang mag-process sa documents nila para masubaybayan namin yung process ng application. So no, hindi lang namin bibigyan ng LOA na bahala ka na sa buhay mo, no. Dito na tumutulong si Abby na mahanapan rin ng trabaho ang mga international student. Ang number one question is, wala kaming postgraduate work permit. Miss Abby, how are we going to do that? So that's how we bridge the gap. We have already planned at meron na rin tayong partners, other institutions as well that are able to provide postgraduate work permit just in case we need it. Then we could be able to sustain that too. But I would rather have them to have like direct open work permit. Halos isang taon bago naaprubahan ng Canada na maitayo ang AGA Academy, kaya hindi biro ang hirap na dinanas nila. You fail? Who cares? Do it again! You know, climb up the ladder, do it again, you know? Hindi ko matandaan ko ilang beses akong na-fail in this path. But you know what? You will be successful, just keep on trying. Sana po'y naging inspirasyon sa inyo ang kwento ni Ma'am Abby Villanueva. Huwag mawalan ng pag-asa. If you fail, just keep on trying. Darating at darating din ang panahon na aangat ka.